dito na yung exhibition mo ngayon today? Sobrang saya. Ito first time ko itong ginawa. Tapos parang nakaka-proud sa sarili. At nailabas ko ang lahat-lahat ng gusto kong gawin. Kasi dati parang limited lang yung gawa ko because yun, limited din sa oras ngayon. So parang umexplode yung nasa brain ko at saka parang hyper na hyper ako at least that time. I've known Ombok since 2015 and since I've seen his work, I was very much impressed, leading me to invite him to exhibit at the Manila Art 2015, if I remember right. The first 2 hours of Manila Art in 2015, those two large pieces of Ombok were sold immediately. So I knew that Ombok will go places. True enough, in the last almost a decade, Ombok has made his mark. Nakita natin yung ano, yung vibrance, yung ng pigmentation, and at the same time, namamangha tayo. Paano kaya ito ginawa? Pag ino-observe ko yung work ni Ombok, nakikita ko na ano, na talagang hindi lang yung kanyang brilliance sa paggamit ng kulay, pati yung pinagdaanan niya. Kasi ang daming twists, ang daming turns, ang daming makikita. Lahat, iba't ibang dimensions. I think that is Ombok Villamor. We basically know each other because isa naman ang ginagalaw namin eh. I do not know him when I met him, but I know of him. I suppose he also know of me. I call them my consultant kasi walang ginawa kundi magsulsul eh. But for the better, buti na lang nag-consult ako sa kanya. Kasi kung hindi, siguro pangit din yung gallery ko. I have been supporting him in his new venture in this setting up a gallery just like what I did. We have been helping each other. Friends forever kami. Siguro ko successful yung ano, sa dami nag-appreciate ng gawa ko.